Panahon na para libutin ang teritoryong dagat ng pag-asa. Nagpa siya ang grupo na puntahan ng Sandy K1, isang pulong buhangin na may lapit lang na 3.8 kilometers mula sa Pag-asa Island. Pero mukhang binabantayan ng China Coast Guard ang aming mga kilos. Ito ay basura from, I think, from Vietnam. Bottle drinking water. Dali na rin natin para malinisan naman ng konti. Habang nasa K1 kami, walang tigil ang radio challenge ng China Coast Guard. Stop your illegal export. This is Philippine Navy LMS Pag-asa. You are within the Philippine Territorial Sea in the municipality of Kalayaan. Kung naririnig niyo sa likod, matapos ng radio challenge ng Chinese Coast Guard na sinagot naman ng Philippine Navy. Nagpatunog ng busina, ng horn, yung Coast Guard vessels sa malayo. So yung simpleng pag-stay dito sa isang pulong buhangin kagaya nito ay nagpo-provoke na ng ganong klaseng reactions. Hindi na kami nagtagal sa K1. Para pahupain ang tensyon, sinabi ng mga kasama namin Navy at Coast Guard na huwag munang ituloy ang pagpunta sa mas malayong K2. Sanay na kami sa mga ganon. Ang kahit anong gawin nila na pag-intimidate sa atin, kailangan pa rin nating insist, ipakita na sa atin to. Hindi naman natatakot, sir? Ano kasi, yung takot kasi, ano yan eh. Irrelevant na yan kung alam mo yung trabaho. Bago bumalik ng isla, humingi ako ng ilan pang sandali sa bahura. Pero imbis na mabighani, nagulat ako sa aking nakita. Naisipan kong sumisid sa mga bahura sa paligid ng Pag-asa Island. Nadismaya ako sa aking nakita. Patay ang karamihan sa mga corals at konti na lang din ang mga isda. Oh, meron mga nangingisda rin dito sa bahura na ito. Kumustahin lang natin. Ayun, ba ang dami na rin ah. Dami na. So kahit na nasira na yung ibang bahura, marami pa rin huli. Meron pa rin, sir. Dadaingin lang ito, sir. Meron pa rin. Natitira sa tira-tira ng mga Vietnamese. Marami ba sila dito? Meron, sir. Minsan dito nag-compressor sila paggabi. Minsan saya ano to yung dilamita. Nakakalungkot naman. Patay na mga corals natin dito. Ang kalusugan ng marine ecosystem sa Kalayaan Island Group ang isa sa mga inaaral ng ilang scientist na dumayo sa lugar. Pang ilang bisita niyo na po ito sa Pag-asa? Mga 8 times na siguro since 1994. Ang laking changes na siguro. Malaking changes, oo. Oh. When we last surveyed Pag-asa in 2000 and then next na sinurvey namin 2017, ang laking bagsak ng coral cover. Ang laking bagsak. And hindi natin alam kung anong cause kasi ang laki ng gap eh. Mahalaga ang regular fieldwork para sa marine scientists. Lalo na dito sa Spratlys, na isa sa pinakamayamang pangisdaan sa ating bansa.
Pero hindi madali ang pagsasaliksik sa lugar na ito. Ano po ang impact sa inyo bilang mga scientist ng ongoing geopolitical situation dito sa Spratlys? Minsan mahirap ma-access yung areas na gusto mong puntahan. No? Limited yung pwede mong gawin. Mahirap makipag-collaborate sa ibang scientists from other countries. Pero I think it's worth it. The government is spending a lot trying to protect the area. But I think we should also invest in trying to know what it is that we are protecting. May isa pang yaman ng South China Sea na pinagdanasahan ng maraming bansa. At matinding krisis daw ang mararanasan ng Pilipinas kung hindi natin ito mapapakinabangan sa lalong madaling panahon. Inalakay po sa Senado ang pinangangambahang pagkaubos ng natural gas sa Malampaya na ginagamit sa paggawa ng kuryente. Tinatayang sa loob ng 1 hanggang 4 na taon, mauubos na ang natural gas sa Malampaya na nagsusupply ng 35-40% ng kuryente sa Luzon. Pag walang replacement, ang meaning niyan, 12 to 14 hours of brownout every day sa Luzon. Talagang mamawasak yung ekonomiya natin. Dito napapasok ang West Philippine Sea, partikular ng Reed Bank o Recto Bank. Pinaniniwalaan kasing may malaki itong supply ng natural gas. 3 beses na mas malaki kumpara sa Malampaya. Ano po ang inyong pag-estima sa nagiging strategy ng current administration when it comes to the West Philippine Sea and even our reclaim in the Spratlys? Well, I was pleasantly surprised, no, na kasi during the campaign, sabi ni Bongbong when he was campaigning na talo na tayo eh. Hindi tayo manalo sa against China eh. Eh when he assumed office, talagang he made a 180 degree turnaround, no? So for me, he's saying the right thing. He's everything that he has said so far is tama. But ang acid test, makukuha ba natin yung gas sa Reed Bank? Eh bakit ang Malaysia ginawa nila, yung Indonesia nagawa nila, hindi sila takot. Kasi kanila naman talaga eh. Pero paano ba igigiit ng Pilipinas ang karapatan nito laban sa dambuhala at makapangyarihang bansa gaya ng China? Well, kaya importante yung international law. Kasi international law levels the playing field. Malaking bansa ka man or maliit ka man, may karapatan ka. Hindi mo pwedeng tapatan yung People's Republic of China Navy, which is now the largest navy in the world in terms of number. Larger than the United States Navy. But ang solusyon naman natin dyan is leveraging our alliances with partners, allies, and friends. They're also an important trading partner. Yes, yes. They're also an important neighbor dito sa Asia. Yes. How do you strike that balance? Kasi sometimes nagiging mahirap kahit na sa public perception, parang ano ba ang China? Kaibigan ba ito o kaaway? I think we should follow the example of other countries na may dispute din with China. To a certain extent, they were able to strike a balance. Kumbaga, they were able to dichotomize between the political and the economic. Of course, meron ding opinion na why not just embrace China altogether? And maybe magkakaroon yun ng malaking benefit sa atin economically. Kumbaga, futile ang banggain ang China dito sa region na ito. I think, Atom, we've tried that during the last administration. that's 6 years. We've tried that position. Pero kung susumahin mo yung cost-benefit analysis, what we gained and what we lost, it did not redound much to the benefit of the country, you know? Okay, come on! No! May isa pa kaming misyon sa Pag-asa Island. Para igiit ang soberanya ng bansa sa pinag-aagawang Sandy K2 na 6 na kilometro lang ang layo mula sa Pag-asa Island, susubukan uli itong puntahan ng Navy at Coast Guard. So ang plano raw ngayon, dahil hindi tayo pwedeng dumirekta sa Sandy K2, tayo ay magsiset ng course for Sandy K1. Tapos pag malapit na tayo dun sa isla, bigla tayong dilihis.
The next part ng mga Grenio challenge ang China Coast Guard, which is something that we expect. Mula rito, dire-diretso na lang daw ang takbo hanggang sa makaabot na tayo sa Sandy Gate 2. Ito, nasa likuran na lang natin yung Marconi ng China. International and Philippine National Law, you are within the Philippine Territorial Sea. Umabot kami sa mas mababaw na bahagi ng Bahura. Dito, hindi na makasusunod ang malaking barko ng China. Stop your illegal activity and leave this area immediately. Ganito ang sitwasyon sa mga isla ng kalayaan. Bawat pulo, bawat bato at bawat dipa ng karagatan kailangan ipaglaban.